Senator Trillanes is recognized. Maraming salamat, Mr. Chairman. Speaking of that relo na binigay, SPO3 LascaÑas, ito, para magkaalaman kung sino nagsasabi sa inyo ng totoo, sinabi mo kanina na ang binigay mo sa kanya yung segunda mano. Yung sinuot ko po. Yung suot mo, yung binili mo, yun yung sa'yo. Yung resibo, tsaka yung lumang relo mo, yun yung binigay mo. That, as far as my memory is concerned, yun po. Okay. Kina-qualify mo na. So, kailangan siguraduhin natin. Kasi para malaman natin kung sino nagsasabi na totoo. Ano, titindigan mo yung statement mo na yan o babaguhin mo? As far as my memory is concerned po, matagal na nangyari yan. Kuya na. Di ba? Kanina, sigurado-sigurado ka, ang binigay mo, yung lumang relo. Ngayon, hindi ka na sigurado. Okay, I will stand my statement. Yes. You will stand by your statement? Yes. So, kung papadala natin dito yung relo, pati yung resibo, na nandoon yung serial number, pag nagkapareho yon, paano na? Masasagot na ngayon yung mga katanungan nila kung sino papaniwalaan. Ikaw o si Mr. Matubato? Simpleng ano lang, simpleng test yan. Your Honor, kung relo lang ang basihan sa credibility, hindi. Para may problema yata. Hindi. Yes. Alam mo, SPO3 LascaÑas, magkakaproblema ka. Dahil, sigurado-sigurado ka, I gave you an opportunity to qualify, pero hindi, pinaninindigan mo. So ngayon, kung sakaling papadala natin yung resibo tsaka yung relo, pag nagkapareho yon, di wala na lahat nung sinabi mo. Okay? Kasi test ng credibility yun eh. Your Honor, wala pa ako nabasa na libro sa law na yung test of credibility relo. Ikaw yung nagsabi niya na eh, pinapanindigan mo eh, di ba? O ngayon, nag-ano ka na, namimiloso po ka na, SPO3 LascaÑas. Alam mo, pinag-oobserbahan kita, gaya ni Senator Lacson, inoobserbahan ko yung demeanor mo. Alam mo yung actuation mo, hindi pang SPO3. Talagang iba. Kasi nakita natin yung mga Chief Superintendent, si General De La Rosa, hindi ganyan. Pero ikaw, talagang iba ang demeanor mo. Okay? Oh. Personal opinion niyo pa yun, Your Honor. Yan, di ba? Anyway, susubukan natin. Sinabi mo kanina na na-observe mo, ay na base sa iyong recollection, itong si Mr. Matubato, nakapatig, na may M14, kasi sinasabi niya, ano siya, auxiliary unit ng... ng Scout Rangers. Auxiliary unit ng Scout Ranger. So, maari, ito yung sinasabi nilang, yung sinasabi niya na naging miyembro siya ng CHDF o CAPGU. Mga anong taon ito, ano, SPO3 LascaÑas? Noong nakilala ko siya, 1996, Your Honor. 1996, may auxiliary unit ng... Scout Ranger noong mga panahon na yon? Siya nagsabi sa akin yun. Hindi. Sabi nyo kanina na obserbahan nyo siya eh. Siya nagsabi nga eh. Hindi. Doon sa statement nyo kanina, nakikita nyo siya, madalas siya nakapatig, tapos may M14. Yes, yes. Okay. So mga 1996 pa, ganun na siya? Yes, Your Honor. Okay. Sige, maano natin. Ngayon, sinasabi ni, ano, tinatanungan natin kung gaano kayo ka-close. Sabi mo kanina, meron kayong mga 5 o 6 na transaksyon sa lupa, bintahan ng lupa, tapos binigyan mo nga ng 300,000 na komisyon si Mr. Matubato. So, kung hindi mo siya pinagkakatiwalaan, edi hindi ka makikipag-transaksyon sa kanya. Hindi ba? Yes, Your Honor. So, yung sinasabi niyang kumita siya ng 300,000 na komisyon, kasi pinagtatawanan siya dito nung una, nung sinasabi niyang may mga transaksyon din siya sa nag-aahente siya ng lupa, hindi, pinagtatawanan siya rito eh. Pero yung pala, totoo yung sinasabi niya. Okay.
Ngayon, sinabi mo kanina na umaattend siya sa birthday ninyo. Di ba? Yes, Your Honor. Okay. Ngayon, kung hindi kayo malapit, bakit naman siya maimbitahan sa inyong birthday? Hindi ho ba? Yes, Your Honor. Kasi? Yung nabigay ko sa kanya, Your Honor, na commission namin, hindi lang 300,000. Sabihin na lang natin mga more or less 800,000. Okay. So, pero ang punto rito, kayo ay iniimbita mo nga sa kanyang, sa iyong birthday. Ibig sabihin, magkaibigan malapit. Kayo. Yes, yes. O malapit yes, kayo na magkaibigan. Yes. Okay. So, again, yun yung tinatanong kanina ni Senator Pacquiao. Hindi naman kayo close, pero ngayon sinasabi mo, malapit kayo na magkaibigan. As far as dito po sa jail ng lupa, kasi parang may utang na loob din ako sa kanya, Your Honor. Okay. Kasi nagkapira ako sa kanya so, okay. Dahil sa kanya mga recommendation sa akin na lupa. So, utang na loob na malak na tinanaw ko po na utang na loob yun, Your Honor. Okay na po yan. Basta iniimbita nyo siya sa inyong birthday. Kasi hindi lang sa birthday, natulog pa yan sa bahay. Oh, yun. So, talagang close nga kayo. So, maliwanag yun. Ngayon, doon ba sa heinous crime section, naka-sibilyan kayo, naka-uniforme? Sibilyan po. Naka-sibilyan. Kaya hindi maalam yung mga ranggo kasi mga naka-sibilyan kayo, di ba? Yes, Your Honor. Okay, yun. Ngayon yung sinasabing ranggo, hindi yan tinatawag sa... Hindi ganun ang tawagan ninyo ni Mr. Matubato. Ganun ho ba? Yes, Your Honor. Hindi... Ano ang tawagan ninyo? Sa akin, ang tawag niya, Chief. Sa Chief. Kanya naman, Edgar. Okay, yeah. Chief. Kaya hindi niya alam yung inyong ranggo kasi sanay kayo sa transaksyon ninyo na informal at naka-civilian kayo. So, yun ang reason. Ngayon, si Mr. Matubato ba na-assign sa heinous crime section? Sa inyong pagkakaalam? Wala po. Hindi siya naka-assign? Kasi hindi naman siya polis. Okay, hindi siya polis. Pero naka-ano siya doon? Naka-ano ba ang tag nito? Naka-attach. As far as my knowledge is concerned, wala po. Hindi siya pumupunta doon sa inyong opisina? Pumupunta po. Pumupunta siya. Pero doon sa, kung papakitaan kita ng payroll na ang nakalagay doon, assigned to heinous crime section, City Hall, ano masasabi niyo ron? Pagka-understand ko po, Your Honor, naka-assign po siya doon sa compound ng Almendras Gym. Kasi po, yung kanyang bahay, nasa likod lang. Yung first wife niya, yung kanyang original wife, nandun lang nakatira sa likod ng Almendras Gym. So, considering po na malapit siya, yung kanyang, pag-alam ko po, yung kanyang fixed assignment is doon sa gate ng Almendras Gym compound. And then, yung opisina po ng heinous crime, nasa loob po ng compound, katabi lang po ng gym. Okay. Well, anyway, na-kumpirma na po natin yan na meron siyang na naka-assign siya sa heinous crime section kagaya ninyo, no, kahit hindi siya police. At doon sa inyong mga assignments, gano'n na kayo katagal na-assign sa Davao City Police Office? Tsaka itong, by the way, itong heinous crime section, under ng Office of the City Mayor ito, di ba? Hindi po. Under ng Davao City Police Office. Okay, Davao City Police Office. So, ilang taon na kayong na-assign sa inyong career? Or for that matter, ilang taon kayong na-assign sa labas ng Davao City? Wala po, Davao City po lang. Davao City kayo simulat sa pool? Yes diba? Po. Okay. Yes po. Punta tayo kay, sa pagkakilala nyo kay President Duterte. Anong taon nyo siya nakilala? Since naging mayor po siya ng Davao City. 1988. Okay, yes po. 1988. So, paano kayo nagkakilala? Kung nagkakilala po personal, sa tingin ko hindi po. Kasi makikita lang namin siya kung may accomplishment kami sa office, pumupunta siya kasama yung media, ganun lang po. So, since 1988 hanggang sa kasalukuyan... Na-re-estate po ako 1989, pwede napasok. Kinuha ako ni the late Colonel Ernesto Macasait noong Anti-Organized Crime Task Group 1990 po.
1990. Simula 1990 hanggang sa kasalukuyan, doon kayo naka-assign sa Heinous Crime Section. Nasaan ang opisina ng Heinous Crime Section? Sa loob po ng Admiral's Gym Compound. Yung nung Heinous Crime po, Your Honor, 2002 na organize yan, hindi na resolve yan 2010. Okay. So, hindi kayo umalis ng Davao City Police Office at dito kayo nang assign dito sa Heinous Crime Section since 2001 hanggang sa kasalukuyan? Hindi po. Diba? Na-dissolve po yan 2010. And then, na-assign po ako sa... Saan? Na-assign ako ng Baguio Police. And then, yung latest kong assignment po, doon sa Bunawan Police. Hanggang sa... Nabigyan ako ng parang medical porlo po kasi nag-collapse po ang dalawa kong kidney. And then, nag-dialysis ako. To the point na hanggang na kidney transplant po ako. Hanggang naabutan na po ako nitong non-duty status ko po kasi mag-retire na ako this coming December. Sige. Pero, yun na nga, hindi kayo na-alis talaga. Talagang simula na nag-mayor si, doon na kayo. Sa Davao City po, yes. Okay. Yes, Your Honor. So, ngayon, may sinasabi na wala nangyayari na sa Davao City na hindi alam ni Mayor Duterte. Ni President, then Mayor Rodrigo Duterte. Di ba may mga kasabihan yan? Di ba? Dahil talagang ano siya, kamay na bakal. So, kontrolado niya yung peace and order situation. Di ba? Opo. Ngayon ang tanong ko, bakit may nangyayaring extrajudicial killings na tinatawag? Bakit may mga nangangamatay na tao? Bakit hindi ito napigilan? Kung hindi niya to alam, dapat kayo, Heinous Crime Section, kayo yung nag-iimbestiga roon. Hindi ho ba? Your Honor. So, meron kayo na-solve na mga... Meron din po. May mga na-solve po kami, Your Honor. Okay. Anyway, hiningi natin yung mga dokumento in that regard. Tapos, kasi tinanong natin... We already requested early on, Mr. Chairman. Oh, I thought you were limiting it to the crimes only that have been solved. Okay, I will get all the records of the... I'm sorry, my mistake. Apo, maraming salamat po, Mr. Chairman. And aside from the extrajudicial killings, may mga malalaking mga murders din na nangyari doon. Kagaya nung kay Mr. King, na isang bilyonaryo, sabi, safe pang Davao City, bakit may isang bilyonaryong namatay doon mismo sa loob ng opisina niya. Tapos may media na kritiko niya, na si Mr. Junpala namatay. Tapos may isa pang media person, I forgot his name, Luntian or something. The name escapes me at the moment. Then itong si Mr. JB Brillante, kilala niyo ito? Kamagin po? Mr. Former Mayor JB Brillante. Yes, Your Honor. O namatay din ito sa Davao City? Yes, Your Honor. Okay. So, ito yung mga malalaking mga assassinations, ano? Na sinasabi lang, bakit nangyari ito? Si Mayor Duterte ang may control ng Davao City. So, palagay nyo, bakit kaya nangyari ito mga ito? Your Honor, yung level of ranks ko po at saka position, I think I'm not in a position to answer, Your Honor. Okay. Sige, maintindihan natin. So ngayon, babalikan natin yung resibo tsaka yung serial number nung relo. Darating tayo dyan. Pero ngayon, tatanungin pa kita isang, may mga property ka ba sa US? Wala po, Your Honor. Under your name, under your wife's name, under your children's name? Wala po, Your Honor. Pero nakapunta ka na roon? Hindi pa po, Your Honor. Hindi pa, never. So, mache-check natin yan sa records, ha? Yes, Your Honor. Para ito lang, ito yung mga random checks. Ng mga inyong mga salaysay. That's all, Mr. Chairman. Thank you.